darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundo ito, puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaan, ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Tito, may... Sige po. May pinapatanong po si Sister Jewel, na kaibigan po ni Sister Sharon. Aha. May kinalaman po ba daw ang pagkain ng baboy sa kaligtasan? Sino ang nagtanong, kaibigan ni Sharon? Ang pangalan? Jewel po. Jewel, magandang hapon dyan sa Barangay Fatima, no? Thank you sa iyong magandang tanong. Eh, alam mo, kahit na po sa pagsunod sa Ten Commandments, eh hindi po yan ang paraan para tayo maligtas. Kung yun nga pong Ten Commandments, hindi paraan para tayo maligtas yung pakayang pagkain ng baboy. Diba? Ganito po yan. Sana maintindihan mo, ha. Ang kaligtasan po natin base sa biyaya. Base sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya po ng binabanggit sa Kapitulo 2, talatang 8-9 ng Aklat ng Epeso. Sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa pamagitan ng inyong mga gawa, sapagkat walang magmamapuri. Hindi kayo sa biyaya naligtas, kundi sa pananampalataya. Ayun, na po, pananampalataya, gaya ng binanggit sa Galatia 2:16, hindi tayo aaring ganap, hindi tayo mapapawalang sala, hindi tayo mapapatawad sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo. Oh, ngayon, ayun na po, no? Pagkatapos na tayo ay mapatawad, pagkatapos na tayo ay iligtas ng biyaya, pagkatapos na tayo ay sumampalataya, yung pananampalataya na yun ay mag-aakay sa iyo ng pagsunod. Ayun, napansin mo, no? Yung pananalig, yung relasyon mo, yung in love ka kay Jesus Christ, ano po, kahit hindi ka utusan, susunod ka. Ang tawag ko dyan, Limuel? Jewel. Jewel? Ay, ano yan? Yan ay bunga ng pagkaligtas, bunga ng iyong pag-ibig kay Jesus Christ, kaya ka po susunod, hindi para maligtas. Opo, no? Kaya ka susunod, bunga na ikaw po ay pinatawad, pinawalang sala, inaring ganap, kaya ka po susunod. 14:15 ng 1, kung ako ay iyong iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. Kaya ang pagsunod sa utos, bunga ng pag-ibig. Diba, sabi nga ni Anthony Castillaloy, nang dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Yan. Nang dahil sa pag-ibig, kaya si Kristo'y namatay sa lugar ho natin. Yun po ang sagot. Jesus lover.